TLC, the drama special, interactive. Interactive. Involve ka dito. Walang yaka! Ah! Lino! Bakit? Magmamaang-maahan ka pa? Ha? Halit ka dito! Wala akong ginagawang kasalanan sa'yo! Sinungaling! Talagang wala akong alam! May nagsabi sa'kin na lumabas ka ng bahay at may kausap kang lalaki! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, may mangyayari sa buhay mo at magpasalamat ka na nandun siya. TLC, The Drama Special, Interactive. Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Hello, Mama Tanya! Hello! At syempre, live na live po tayo kasama si Mama Tanya. Nag-uulat mula po sa Quirino. Molino ba ko? Or Cavite? Quirino talaga. Ang layo. O, di ba? Ba't nandiyan ka? Ba't wala ka dito sa feeling ko? Kabisyo, ikaw ay masaya. Kasi po, hindi po ako nakadaan kanina. Wala pong bibiyahe hanggang dyan sa may CCP. Ay, dapat... Ayaw po ako paratingin dyan. Ay, dapat kasi pinakitaan mo ng legs. Mali mo, padaanin ka. Ayaw pa rin eh. Ano? Sana daw, na ayaw pa rin. Sana daw sumabay ka kay Mark D. Willing daw siya makita yan. Pasasakayin ka lang niya sa kutsi. Ay, niya. Ano ba yan? Bastos. Pero ha? Exclusively para sa mga chuper lang to, no? Ayan tayo eh. Ay, nako. Pero ha, ingat-ingat ka dyan. Tama na nag-stay ka na lang dyan. Kasi ako, ilang tumbling lang naman yung apartment na nire-rentahan ko dito. Oo, eh. Diver. Para tuloy-tuloy pa rin mayaman yung programa. Mayaman ka kasi eh. Kaya may tumrenta. Wow, mayaman. Hindi ba pwede nagtitipid lang? Kapag ka nag-uwian sa Taytay Rizal, mahal na yung pamasahe. Pagod ka pa? Diba? Ilang kaya kami naghahati sa apartment ngayon? Isa, dalawa, tatlo, apa, lima! Dami na ang borders! Ganun talaga mamatanya kapag ka nagtitipid. Oh, at least, tulugan lang naman yun eh. Nakakalok. Totoo, lima kami. In fairness, nagkakasya naman kami. Para nga sardinas. Anyway, okay lang, at least ano, may schedule sa pag-evac, diba? Oo, may schedule sa pag... Ganun talaga? Hindi ba pwede pagligo na lang? May kumakain pa rin sa mga oras na itechiwa? Ay, sorry! Bakit ba? Alam ko, busy sila kay Pope. Nasaan ka ba ngayon? Nasa kwarto, nagsosolo. Ba't hindi, ayaw makita si Pope? Hindi ka lumuwas dito? Kaya lang, wala akong sasakyan. At saka good luck mamatanya bago ka makarating dito. Baka nakaalis na si Pope. Diba? Kasi yung mga tao sa grabe, hindi mahulugang karayom eh. Trudla. Ay, mamatanya, ako, I am not lucky kasi sabi nila na videohan ko, diba? Ang swerte ko daw na nakita ko si Pope. Sabi ko nga sa post ko. O, pinanood ko kaya yun. Diba? Natutuwa ako. I am not lucky. I am blessed. Alam mo nang dumaan si Pope dito, hindi ko maipaliwanag yung feeling. Uh-oh. Parang nung dumaan siya, parang biglang lahat ng fears mo. Basta talagang parang... nakakilabot, promise. Kasi talagang lahat. Eh kahit nga ako eh, sa TV pa lang, diba? Nanonood ka ng misa kung paano siya niya i-deliver yung homily niya, nakakilabot, panignig balahibo, diba? Hindi mo ma-explain. Sabi ko, ano pa kaya yung personal? Grabe, Mama Tanya. Ay, nako talaga. Ay, nako. Hindi, totoo. Pero pag tinry mong dumikit doon, masusunog ka, kaya wag mo na itry. Wala na ang partner. Pero di Mama Tanya, grabe ka sa akin. Kaya ka lumayo lang ako kasi alam na natin yung mga ganyan. Ako mga 2 kilometers actually, pa lang Mama na lumalapit Tanya, ako. Matutunaw na ako. Actually Mama Tanya, ilang di pa lang yung layo ko sa kanya. Medyo malapit na rin, mabilis lang talaga yung mobile niya. Pero umuusok na ako.
Yung pala yun eh, no? Yung pala yung hindi ma-explain na feeling, kaya pala. Hindi, totoo talaga, walang exaggeration. Talagang nakaramdam po talaga ako ng, I feel blessed. Alam mo yun, parang iba talaga yung impact niya. Tapos iba yung ngiti niya, iba yung aura niya. Parang yung holiness, holy talaga siya. Promise talaga, yun na. I-share ko lang yung experience ko. Kasi at saka alam mo kasi iba yung aura kasi ni Pope Francis. Eh, napaka-friendly, napaka-ano, masang-masa siya. Kaya ramdam natin na parang close tayo sa kanya. Truth labels. Yung kanina nga tinanong niya sa simbahan, sa cathedral, Do you love me? Ang ganda na nung sumagot yung mga tao, yes. Nag-joke siya. Wala lang. Sabi nga natin, ang pogi siguro ni Pope nung kabataan niya. Yung talagang iniisip. Kasi malaki yung katawan niya, di ba, Mama Christine? Kasi bouncer siya. Isa-search ko nga mamaya. Nagka-curious ako sa kanya, Dai. Pero bago tayo makurious kay Pope Francis, agad maraming salamat. We are blessed na nandito siya sa Pilipinas. E magdramahan na muna tayo, Mama Tanya. At nakaka-curious din yung quote ni Papa Jack. Oo, di ba? Parang in relation talaga dun sa kay Pope Francis. Pero tingnan natin kung yung ba talaga yung mga tinutumbok ng mga reaction nila. Yes. Sa sinabi ni Papa Jack na may mangyayari sa buhay mo at magpapasalamat ka na nandun siya. At eto na yung mga sagot ng ating kabisyot kapwa. Mm-hmm. Umpisahan mo. Ito po mula sa Yes FM Manila Facebook fanpage. Sabi ni Al Enigmus III. Sabi niya, salamat po itay. Siguro yun yung pinagpapasalamat niya above all, yung tatay niya. Yun lang sinabi niya, salamat po itay. Oo, nung nakita niya yung quote na yon, ang pumasok na una sa utak niya, tatay niya, kaya nasabi niya, salamat po itay. Oh, di ba? Iba-iba talaga yung pumapasok sa utak ng tao. Eh, corrected, sa nakakatuwa, in general siya. Oh. Truth labels ka dyan. Parang ito lang si Reco sa Kapano. Sabi naman niya dito, salamat sa girlfriend ko na dahil sa kanya, nakabangon ako mula sa pagkabigo. Nandyan para samahan ako sa kalungkutan ko at thankful ako dahil nandyan siya sa akin para pasayahin ako at alagaan. O diba, kung yan tumatatay, ito gumugirlfriend. Diba? Kanya-kanya nga tayo. Kanya-kanyang ano eh, pinagkukuhanan ng pagpapasalamat eh. Correct, may hugot. Hugot. Sabi rin sa Yes FM Manila Facebook fanpage, sabi ni J.E. Pablo, Mama Christina, sabi niya, paano kung si Chico ang nasa tabi mo, edi siksikan? Ano to, relation ba to sa pagsaksi kay Pope Francis? Grabe. Nakakalok. parang ano ba, ipagpapasalamat mo ba daw pag si Chico ang ano, nandyan? Bakit hindi? At least, di ba, hindi mo na kailangan ano, space pa, at least punong-puno ka na. May Chico ka na, punong-puno ka na, wala nang space. Mais nga. Sabi naman dito ni Del Pialago Chavez, Pialago Chavez sa Facebook ng Love Radio Manila, mas marami at maganda ang nangyayari kapag ka nasa tabi mo ang mahal mo. Gaya ng sabi ng ama ni Robin Padilla, may pag-quote. Ano ba sinabi nun? Sabi ni Robin Padilla daw, in every success of a man, there's a woman behind. Talaga ba? Tatay ba ni Robin nagsabi nun? Parang iba? Parang iba naman. Ilaw mo na siya. Doon siya masaya. Dead na bells na lang. Ano, basa pa? Basa pa, push! Ito, sabi sa text line. Again, kapwa kabisyo, pwede po kayo mag-text. Kung may signal na po kayo. Mama Tanya, ano ba gamit mo pang tawag? Telepono o yung cellphone? Cellphone. Ay, Susil, may signal pa. Ako walang. Hindi, pag sa province, hindi masyadong nawawala eh. O sa bagay, yes. Dito lang sa affected. Kung nasan si Pope Francis, dito lang po walang signal. Sa Manila. Specifically dito sa may Quirino, sa may Pasay, sa may United Nation Avenue, maganyan. TLC Space, komento ang iyong pangalan, send sa 2600. Ito nga sabi ni Vinel Manese ng San Pablo City. Sabi niya, ako yan. Oh. Bush. Ha? Sige. Ang bawat pangyayari sa ating buhay ay mayroong dahilan. At kung kasama natin ang taong mahal natin, mas lalo tayong nagiging inspirado at matatag upang patuloy na harapin ang mga pagsubok at hamon sa ating buhay. Oh, di bro. Nakakalalim eh, hindi ko maabot eh. Ocean deep! Deep!
O sabi naman dito, grabe, you're splendidly. Correct, Papa Jacko, di ba? May pag-splendidly. Oo, nabasa ko yan. May kasabihan nga po tayo na no man is an island. Wala pong nabubuhay na mag-isa na nakadepende lang sa sarili niya because darating yung time na kailangan mo ng masasandalan. Thank you, sabi ni Lali Joy ng Bataan. Bataan. O diba, Bataan. Kailangan ganun talaga, Bataan. Bataan, Bataan. Ano, man? No man is an island. Walang taong... May island kasi... Walang taong isla. Nice ka. O siya, sige, tingnan natin kung may connection ba itong kwento natin sa drama. Na yung araw ng Friday. Kung paano natin dumang-apply sa ating kwento ngayon. Ang kwento po nga natin ay pagbibidahan ni LV. Nagagarapan po ni Rocky Terra ng Love Radio Manila. Nawawala yung sinend mo sa akin. Hello. Teka lang, nawawala. Yeah. Ayan. Tapos si ano po, si Lino, ay aganapan ni Rico Paniero ng SFM Manila. Mother, like a barista ng Love Radio Manila. Ikaw. Gaganap naman po bilang Mon, si Diego Bandido po ng Love Radio Manila. Mama, ang Nicole Yalo po ng Love Radio Manila. At si Papang. Ito po ay gaganapan ni Chris Chuper po ng Love Radio Manila. At yung babae, may mistress dito. Yan o, Sasabit po dyan si Shai Tisay ng Love Radio Manila. Oh, let's do this na, come on. Magdraman po tayo ngayon araw ng Friday habang inaantay po natin na masilayan. Ang napaka, hay, nako, napaka gaan ng ngiti ni Papa Francis. Correct. O siya, sige Mama Tanya, makinig kita later. Hear you later. Hindi see you eh. Hear you later. Uh-huh. At ito nga po ang TLC, the Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, the Drama Special Interactive. Involve ka dito. Totoo ba ang sinabi mo, Lino? Itatanan mo ako? Yun ang plano ko. Kaya kinulit kitang sunduin sa university, LV. Bakit mo ako itatanan? Wala tayong relasyon. Gusto kita! Sinabi ko na sa'yo, kaibigan ka lang para sa akin. Di ba? Sinabi ko rin sa'yo, wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ayoko! Hindi ako sasama sa'yo! Wala ka namang magagawa eh. Sa ayaw at sa gusto mo, itatanan kita! Ayoko pong mag-asawa! Gusto kong makatapos ng pag-aaral! Iinto mo ang kutsi mo! Bababa ako! Diretso tayo sa bahay bakasyonan namin. Doon tayo mamamalagi ng isang linggo. Bago tayo mamanhikan sa mga magulang mo! Huwag mong ituloy ang balak mo! Nakikiusap ako! Namamakaawa ako! Nag-aaksaya ka lang ng luha mo. Pag hindi mo iniinto ang kotse, sisigaw ako! Sumigaw ka kung gusto mo! Pag nag-iskandalo ka, ibabangga ko tong kotse! Huwag, Lino! Mamili ka, LB! Sasama kang magtanan sa akin o mamamatay tayong pareho! Mamang, Papang, pinwersa po ako ni Lino. Tinakot. Kaya napilitan akong sumamang magtanan sa kanya. Napakawalang hiya ng lalaking yun. Ang boses mo, shh. Nasa sala lang si Lino. Ano kung marinig niya tayo? Hayop siya. Mapagsamantala. Kaya pala pagdating nila ni Elvis, sinikreto agad tayo ng anak mo dito sa kwarto. Pinersa pala siya ni Lino at tinakot. Nagawa lang niya siguro yun dahil sa sobrang pagmamahal sa anak mo. Dapat panagutan ni Lino ang kahayupan niya. Talagang pakakasalan ni Lino si Elvis. Dapat mabilanggo siya! Mayaman si Lino. Kayang-kaya niyang baligdarin ang batas dahil sa pera niya. Hahayaan na lang ba nating maapi ang anak natin? Ipapakasal natin siya kay Lino. Ayoko po. Wala po akong pagmamahal kay Lino. Nasusuklam ako sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Hindi ako papayag na maagrabyado ka, Elvie. At lalong hindi ako papayag na malagay sa kahihiyan ng pamilya natin. Mamang. Pakakasal ka kay Lino. Mamang. Pakakasal ka kay Lino.
Mon, umiiyak ka? Elvi, bakit pumayag ang pakasal kay Lino? Bakit? Hindi ko nagawang sumayin ang mga magulang ko. Alam kong wala kang pagmamahal sa lalaking yun. Ano natin pag-usapan yan? Alam mong ako ang nagmamahal sa'yo, di ba? Saan ka na, Mon? Huwag mo akong talikuran! Bitiwan mong braso ko! Elvi! Nang mag-asawa ka, hindi na tayo nagkita, hindi na tayo nag-usap, at hindi na kita makontak sa cellphone. Mahigit isang buwan na. Mula kasi nang makasal kami ni Lino, hindi na niya ako pinagamit ng cellphone. Pinahinto niya na ako sa pag-aaral. At binawalan niya akong lumabas ng bahay. May pinuntahan lang siya kanina kaya nakalabas ako para magtapon ng basura. Alam ko, mahal mo rin ako. Tayo ang totoong nagmamahalan. Ang dapat magpakasal at magsama habang buhay. May asawa na ako, Moon. Pabayaan mo na ako. Bitiwan mo na ako. Umalis ka na. Pero, Elvi. Bitiwan mo na ako! Elvi. Umalis ka na. At huwag mo na akong gagambalain pa! Huwag na kahit kailan! Hindi, Elvi. Hindi ko matitiis na pabayaan ka sa kabila ng lahat. Mahal pa rin kita. Mahal na mahal. Kaya gagawin ko ang lahat para maitakas ka sa impyernong bukay na nasuungan mo. Walang yaka! Lino, bakit? Nagmamaang-maangang ka ba? Wala akong ginagawang kasalanan sa'yo! Sinuwalik! Talagang wala akong alam. May nagsabi sa akin na lumabas ka ng bahay at may kausap kang lalaki. At ayon sa description, Simon yun! Kaklase mo! Kaibigan ko lang siya! Halata kong may kulsonada siya sa'yo! Nabataan lang siya sa tapat ng bahay kanina! Siya ang isang dahilan kaya tinanak kita agad! Ayokong maunahan pa niya ako sa'yo! Wala kang dapat ikaggalit! Walang mali siya ang pag-uusap namin ni Mon kanina! Kinukumusta niya lang ako! Ayokong makikipag-uusap ka pa sa kanya! Ha? Naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Oo! Huwag ka nang magalit. Susundin ko na ang gusto mo. Hindi na ako makikipag-usap pa kay Mon. Hindi na. Talagang huwag na huwag kang makikipag-usap pa o aalembong sa ibang lalaki. Kapag niloko mo ko, hindi ka lang masasaktan ng gusto sa akin, Elvi. Papatayin kita! Thank you.
Mon! Ano yung ginagawa mo? Hindi ka naman dating umiinom. Pero nagpapakalunod ka sa alak. Dahil ba to kay Elvi? Hindi, boy nai. Talaga bang desidido kang sirain ang buhay at kinabukasan mo? Dahil lang sa isang babaeng may asawa na. Ano pong magagawa ko, inay? Sinunod ko po kayo. Sinikap kong limutin si Elvi. Itunod ko ang isip ko sa pag-aaral para hindi masayang lahat ng pagsisikap niyo para sa akin. Pero kahit ano pong gawin ko, hindi ko kayang burahin sa isip at puso ko pagmamahal ko kay Elvi. At hindi ko kayang tuluyan siyang pabayaan sa impyernong buhay na kinasasadlakan niya. Hindi ko po kaya! At ano ang kaya mong gawin, ha? Anong gusto mo? Ang patuloy kang magpaalipin sa damdamin mo? Ang patuloy kang magmahal sa isang babaeng may asawa na? At ipagpalit ang damdamin mo kahit wala ka namang karapatan? Yun ba ang gusto mo? Manggulo ng buhay ng may buhay? At mangagaw ng asawa na may asawa? Ha? Mula nang mamatay ang itay mo, ako na ang bumalikat para tayo ay mabuhay. Halos dugo na ang ipawis ko sa paglalabada. Maigapang ko lang ang pagpapaaral sa'yo. Dahil ikaw, Mon, ikaw na panganay kong anak. Ang tangi kong inaasahan na makapag-aahon sa ating pamilya sa kahirapan. Pero lahat ng pag-asa at magagandang pangarap ko'y tsak na masisira. Tsak na maglalahong parang bula. Kapag patuloy ka nagpapaalipin sa hirap na damdawin mo. Bakit dito mo ako dinala sa bahay ninyo, Lino? Para maiba naman, honey. Hindi gaya ng dati na lagi na lang tayo sa motel pagkagaling natin sa club. Sino yung babaeng kasama mo, Lino? Si Jenny! Shota ko! Babae ko! Kabit ko! At dito siya matutulong ngayong gabi. Katabi ko. Lino? May reklamo? Wala. Lino, wala. Hello? Hello? Elvi? Sino to? Si Monto. Huh? Paano mo nalaman ang number dito sa bahay? Importante, magkausap tayo kahit sandali. Hindi ka dapat tumawag dito. Ubod ng seloso ang asawa ko. Natutulog lang siya sa kwarto. Kapag nalaman niyang tumatawag ka dito, sasaktan ako. Mag-iingat ako. Iiwasan kong malaman ng asawa mong tinatawagan kita. Moon! Ako lang nakikausap sa'yo, Elvi. Nung baliwalain ang pagmamalasakit ko sa'yo, ang pagmamahal ko. Wala akong tanging hangad kundi mabawasan kahit papano ang paghihirap ng loob mo. Huwag ka nang tatawag dito. Naiintindihan kita, Mon. At nagpapasalamat ako. Kahit papaano, nakapagpapaluwag sa loob ko ang isiping mahal mo pa rin ako. At aaminin ko, isa ka sa dahilan kaya nakapagtitiis ako ng hirap sa piling ni Lino. Pero ayokong madamay ka sa pagdurusa ko. Ayokong dahil sa akin ay mapahamak ka. Elvi! Elvi!
Mon, anong ginagawa mo rito? Natanaw ko sa labas ng gate nyo. Umiiyak ka habang lumalabas sa inyong bahay. Kaya umakit ako kagad sa pader para magkausap tayo. Hindi ka dapat pumasok dito sa bakuran. Nasa loob lang ng bahay si Lino. Umalis ka na! Gusto kong matapos ng paghihirap mo. Itatakas kita sa imperyong buhay mo ito. Isasama ka sa akin. Hindi! Sumama ka sa akin, LV. At magpapakalayo tayo. Doon sa hindi tayo masusundan ng asawa mo. Ulol! Ha? Lino! Isang bala ka lang, Mon! Huwag, Lino! Sige, Lino! Iputok mo! Matapos mong agawin sa akin si Elvie? Matapos mong wala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko? At masirang lahat ng magagandang pangarap ko para sa aming dalawa? Nawala na rin ang halaga ng aking buhay. At hindi ko kaya makita pang patuloy siyang naghihirap at nagdurusa. Kaya tapusin mo na ang buhay ko! Patayin mo na ako! Lumayas ka nga, Mon! Lumayas ka! At huwag ka na magpapakita sa akin kung ayaw mong patayin na kita! Puro ka daldal! Akin yung pari ko! Pinawa mo na kamay ko! Tama na! Lino, Mon! Huwag kayong mag-away! Tama na! Ganun ayaw mo bitawan ng barila! Eh, kung dapat siya! Ito pang isang! Pabagsak na si Lino na wala ng kuliran! LB, halika na. Itatakas na kita sa asawa mo. Hindi, Mon. Hindi ako kasama sa'yo. Tara na. Wala na magagawa laban sa atin ang asawa mo. Sumama ka na sa akin. Iwan mo ako. LB. Totoo, Mon. Hirap na hirap na ako sa pakikisama kay Lino. Sakal lang ako sa masamang ugali niya. At hindi ko na yata matatagalan ang pagmamalupit niya, ang mga pananakit niya. Pero kahit gaano pa siya kasama, asawa ko siya. Kasal kami sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. At hindi ko maaaring iwan siya at pagtaksilan. Hindi! Bilib kami ng papang mo sa ginagawa mo. Mamang, maski wala po akong pagmamahal kay Lino, tungkulin ko pa rin maging tapat sa kanya. Diyos na ang bahala sa lahat ng pagtitiis mo, anak. Bilang magulang mo, ngayon lang namin ganap na naunawaan ang paghihirap mo. Mamang! Sa kabila ng mga kalokohan ng asawa mo, nagagawa mo pa rin siyang unawain. Dahil may sinumpaan po ako sa Panginoon. Swerte-swerte mo sa akin, ha? Totoo yan, ha? Lino? Oo naman, honey. Maganda ka na. Sexy-sexy mo ka. Kapag kasama pa kita, madalas ako manalo sa kasino. Mas suswertehin ka kapag nagsama na tayo ng tuluyan. Yan talaga ang bala ko, honey. Baka maagaw ka pa kasi sa akin ng ibang nagiging customer mo sa club eh. Kaya, ibabahay na lang kita. Magsasama na tayo ng tuluyan. Lino, may truck! Mababag ka tayo!
nakikiramay ako. Salamat, Mon. Umiiyak ka. Kahit nag-iisa ka rito sa sementeryo, masakit para sa'yo ang pagkawalan ng asawa mo. Dahil alam ko kahit papaano minahal mo siya. Hindi, Mon. Dahil sa mga ginawa sa akin ni Lino, kahit pinagsikapan ko, hindi ko siya natutuwang mahalin. Pero kahit hindi ko minahal si Lino, pinatawad ko na siya sa mga naging pagkakasala niya sa akin. At hangad ko pa rin sana nasa maayos na kalagayan siya. Saan man siya naroroon ngayon. Elby, sa pagkawala ni Lino, sa wakas, nahawi na rin ang madilim na ulap na bumabalot sa buhay mo. Oo. Langit na ang sumingil sa mga kasalanan ni Lino. Langit ang nagbigay ng wakas sa mga paghihirap ko. Ako, LB. Kailan kaya matatapos ang paghihirap ng puso ko? Nalabis na nagmamahal sa'yo. Maghintay ka lang. Alam ko, balang araw, langit din ang magkakaloob ng magandang simula sa pag-ibig natin. LV, kapag nakapagbabanglok sa akin na sa pagkamatay ni Lino, hindi kami magtataka ng papang mo kung magiging kayo ni Mon. Mamang? Ibang klase siya magmahal. Matapos kong mapatunayan na anuman ang mangyari, hindi kanya pababayaan. Nakikinikinita ko na, anak. May mangyayari sa buhay mo. At magpasalamat ka na andun siya. Ang sabi ni Papa Jack, may mangyayari sa buhay mo at magpasalamat ka na nandun siya. TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, may mangyayari sa buhay mo at magpasalamat ka na nandun siya. TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay si LB! O, ikaw na nga!
Mamaya ka na magmamatay, mabuhay na muna. Alive, alive, alive forevermore. Alive forevermore. Ayusin mo ah. Ayusin mo ah. Kailangan may ano, may explanation with actions ah. Sige. Posh. With gestures. With gestures. Kasi nasa kwarto naman ako eh. Ay, fring free. Fring free ako. Uh-huh. Ito na. Kapo kabisyo, alam niyo po, kita naman natin ho, nire-rewardan talaga ni Lord yung mga taong totoo sa puso nila ang kanilang paninindigan sa buhay. Bakit ko nasabi? Kasi po sa mga, alam niyo, sa mga kakilala natin no, na misis, ang karamihan po ng reaksyon kapag yung asawa nila ay harap-harapang nanloloko, eh, syempre gagante, kaya naman lalayas. At gagawa ng anumang paraan para lang wag makalamang yung mister nila at matigil ang kalokohan. Pero ito pong si LV, iba po eh, iba ang level ng powers. Una pa lang, no, na kahit hindi niya po mahal yung kanyang napangasawa, itinanggap niya po ito, sinubukang mahalin. Tapos nung siya isinasaktan physically, nagpatawad pa din. Tapos nung niloloko na ng harap-harapan, sinasadya na nung mister, tiis pa rin siya. At napakatindi ko kasi nakita naman natin, inani po ng babaeng ito, ng matinding powers na babae na ito, sa huli yung bunga ng kanyang pagtitiis. Natapos din. Hindi naman natin sinasabing magtiis yung mga misis, lahat ng misis magtiis kapag niloloko at saka sinasaktan. Nasa iyo yung huyan eh, yung decision mo. Ang sinasabi lang natin dito, at malinaw natin nakita, ang Diyos talaga po ay kakampi mo, kakampi ng mga naaapi at nahihirapan basta tumatayo sa katuwiran. Kung ikaw ay naaapi, ilapit kay Papa God. Itawag. Anong number? Ang sabi ni Papa God. Ayan tayo eh, last mo na yan ah. Sabi nga mamataan niya sa John 14:1, do not mm-hmm. let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. Grabe yung pagsaludo ko sa'yo, LV, dahil sa kabila ng walang pagmamahal mo sa asawa mo, na ikaw e napuwersa at napilitan lamang, nagawa mo siyang pakisamahan ng ilang taon. Na kahit ikaw e harap-harapan niya ng niloloko, ayos lang sa'yo. Ang mahalaga e magampanan mo ang sinumpaan ninyo sa harap ng altar. Gaya nga na nasabi ni Mama Tanya Chinita kanina, ginampanan mo na maayos ang pagiging misis sa isang mister na bugatahong. Bobo, ga, tanga, hunghang. Na ang alam lang gawin ay sakta ng puso mong napakabait. Well, naniniwala ako na kaya binigay ni Lord sa'yo yan dahil alam niya na kakayanin mo. Minsan kasi kabisyo kapwa, di ba? May mga kabisyo kapwa tayo na kapag inulan o binabagyo sila ng problema, kine-question nila, bakit ako pa? Bakit sunod-sunod yung uno sa buhay ko? Pero alam nyo ho, nasa likod ng mga bakit na yan, sigurado si Miss Christindera na may solusyong naka-convoy dyan. May pag-convoy? Parang kay Pope Francis lang. Kaya huwag kang matakot kung ikaw eh mapasok sa matinding problema po, no? As long as naniniwala ka kay God, masusolusyonan, malalampasan mo yan, gaano kabigat pa man yan. Keep the faith, like what LV did. Hindi niya hiniling ni minsan na sana mamatay na ang bugatahong na to! Bagkos, Diyos na ang nagtakda ng katapusan ng lalaking sinasaktan ang kaniyang kalooban. Tandaan natin to, bebe ko, no, kabisyo kapwa, na if someone wrong you or wrong us, ginawan tayo ng masama, huwag mo siyang isusumpa. Bagkos, lumuhod ka, ipagdasal na lamang sila. Amen? Amen. Amen. O, diber, sabi nga ni... Sa sinabi mo kanina, yung sa tungkol sa sumpa-sumpa. Correct. Kasi kanina, yung daga, kinain sa bag ko yung ano, piyaya. Huh? Yung daga talaga. Oo. And then? Pinagka-siper-siper ko na yung bag ko, kinain pa rin niya. Ay, bong. Sabi ko, tay, lintik na daga yan, sabi ko gano'n. Tapos sabi ng tatay ko, ay, huwag mo mumurahin ng daga, kakainin ng damit mo. Sabi ko, ay, nakakaintindi pala siya ng Tagalog. In fairness, dapat kasi in English mo, okay, in Espanyol mo. Dapat sinabi mo sa daga, bienvenido, daga. Ganun.
Kung paano yung pag-welcome natin kay Pope Francis, dapat ganun din yung pag-welcome natin sa daga. Kasi totoo yun, mamataan niya, the more na iniinis mo sila, the more na i-stressin ka rin nila. Nga eh, diba? Sabi ko, sige na nga, sige, nagigets ko na, sige, maniniwala. Buti hindi nasira yung bag mo. Hindi, yung pagkain lang talaga yung gusto niya. Wala siyang intention, ma'am. Eh, sabi mo naka-zipper eh. So, maliit na regalang ito. Bubuit ay, lang. Bubuit. Antayin mo kapag naglaki yan, ay. Hindi na lang damit, ay, hindi na lang piyayang sisirain sa'yo, pati yung mga bagelyo mo, yung mga sapatos mo, yung mga damit mo. Oo. Baka pag tulog ko, yung ilong ko, kainin niya din. Ay, naku, naku, naku. Wala na nga, mawawala pa. Labang mo, ikaw na matangon. Uy, maganda ilong mo ah. Ang cute-cute kaya ng ilong. Cute. Tumigil ka, hampas yun. Ang cute mo. Ang cute mo. Ang cute talaga, baby. Last mo na yan. Anyway, balik tayo sa pinag-uusapan nga natin kanina. Totoo naman talaga yun, baby ko, di ba? Meron pa ako nabasa, Mama Tanya. Sa Psalm 9:9. The Lord... Makapakabanal tayo ngayon eh. Binabasa ko dito. Ito ba yun? Ay, hindi, ito na lang. Psalm 37:39-40. Ano yan? Psalm. Response. Psalm lang yun. Aalisin mo yung L. O nga, Psalm. Psalm. Yeah. The salvation of the righteous is from the Lord. He is their strength in the time of trouble. And the Lord shall help them and deliver them. He shall deliver them from the wicked and save them because they trust in Him. O, diba? May pananali kasi si LV kaya, ayan, o. Si Kuka tawa ng tao. Pag ikaw ay na kay Lord, hayang buhay. Truth labels! Kaya dapat, totoo lang ha, again, sabi ko nga kanina, huwag po kayo mawawala ng faith kay God. Lalo na kapag feeling nyo, parang pinagsakluba na kayo ng langit, dagat, lupa, impyerno. Yes. Impyerno. Kasi feeling mo, mga Christine, yung pag feeling mo, pinagkakaisaan ka na ng mga tao, wala nang kakampi, yan. Feeling mo lang yun, tama ka naman. Kasi huwag masyadong alam mo na tuloy naman. Siya lang yung hindi nagiging bias. Siya lang yung talagang fair ang justice. Truth labels. Basta mag-pray ka lamang. Kung may problema ka, mag-pray ka lamang. Marami kasi nagsasabi, may mga nagre-react na parang, kasi nasasabi nyo lang yun kasi wala kayo sa position namin. Hi! Masasabi ba namin to kung wala kami pinagdaanan? Wala kami! Hindi, di ba? We've been through a lot and I think, hindi na, di ba? And nagpapasalamat kami kasi napagdaanan namin. At nalampasan namin mga dapat namin lampasan. And we are ready na i-face pa yung mga susunod na kabanata ng aming buhay. Kasi kasi meron tayong God. Yes. Ito yung epekto sa akin ni Pope Francis. Sabi nga, Mama Christine, mawala na lahat sa'yo. Mawala na yung mga kamag-anak mo, yung mga mahal mo sa buhay. Mawala yung kayamanan mo, yung kasikatan mo. Huwag lang yung faith ang mawala. Yun talaga, pag nawala, busy na, friend. Tama. O siya, oras po natin. 1:44 oras na para sa ating TLC, the Drama Special. TLC, the Drama Special Interactive. Involved ka dito. O sabi dito, umpisahan ko na mula po sa fanpage po ng Love Radio Manila. Sabi dito ni Razel Velasco, nanggigigil siya. Ang kapal na mukha mo, Lino, nakuha pang mambabae, samantalang si LV, may makita lang nakausap na ibang lalaki, gagalit ka na. Hindi ba rin galit na yon? Diba? Oo nga naman. Eh, ganun talaga kapag... Napaka-unfair eh, no? Galit sa sariling multo. Bye! Pero pasalamat talaga siya, hindi siya ginantihan. Napakabait talaga, no? Napakabait ni LV, kaya binlebless siya ni Lord. Oo. Meron ba kayo mga ganyan? Mga ilang percent? Marami. Iba ikaw magaling ka sa percent? Marami. Mga 67.25%. Teka. Kailan yan? Yung statistics yung na ano to, mo? Ano lang, mga 5 minutes ago. Ay, mali ka. Ay, bago na ba? Mali ka. Ay, nagbago 30 na. 30 seconds ago, 52% na lang. Ay, bumaba. 52.42, oo. Ang bilis na pagbaba, ah. Mm-mm. Sige, push mo yan. O, ikaw sabi naman. Sa Yes FM Manila Facebook fanpage, sabi ni Aizel Bonono Lascuña, iwanan mo na yung walang kwenta mo at sa... Ano daw?
Yun lang yun? Iwanan mo na yung walang kwenta mo. So, yun lang sabi niya. O ganun din yung sabi ni Aida Paleg Chavez mula sa Facebook ng Love Radio Manila. Iwanan mo na yung asawa mo na demonyo. Sumama ka na kay Mon. Huwag kang tanga, Ate LV. Demonyo ka, demonyo. Demonyo. Pwede, pero depindi. Ikaw naman. Nakakasakit. Nakakasakit talaga. Halimbawa, yung kahit hindi sa'yo mangyari, kahit sa kapitbahay mo, di ba? Meron kang kapitbahay na binubugbog na ayaw pang hiwalayan. Parang magsabi mo talaga na, tanga-tanga mo, tayo, hiwalayan mo na yan, di ba? Oh, yun naman talaga yung initial reaction eh. Pero deep inside, may mga dahilan yan. Hayaan mo sila. Huwag ka mangyari. Sabi sa ano po? Oo, sige. Sabi sa text line, sabi, Ate Tanya, ano po, nakarelate po ako sa TLC kasi ganyan din relasyon namin. Aww. Hirap na hirap. Niloloko na ako at sinasaktan pero mahal ko pa rin siya. Sana marinig to ng asawa ko. By Anonymous. Bang! Ano kaya apelyido ni Anonymous? Lagi na lang siyang nag-detect. Apelyido niya Anonymous Secrets. Last mo na. Hashtag huwag ka daw magulo. Wala pa kailaman. Ito naman. Baka mamaya kapag ni-reveal nga naman niya ang pangalan niya, baka magkagulo. Imbis na ma-plan siya, baka lalong lumaki. Sabihin, bakit mo sinasabi sa radyo yung mga ganyan-ganyan? Isusub-sub kita sa Importal eh. Ngayon, nakakalungkot po no, na may mga ganitong eksena talaga sa totoong buhay. Katulad nga nung Anonymous na nag-text sa atin, pray ka lang. Pero kung tingin mo talagang hindi mo na talaga carry, na tipong masamang damo siya at hindi talaga siya mategi. Oo, ito, tapos mag-decide ka na. Yung mga anak mo, binubugbog din. Oo. Yun, iiwas mo yung mga anak mo. Oo, that's the time siguro na pwede ka na mag-decide. Pero kung kaya pa na, feeling mo, mararamdaman mo naman yan eh. Kung feeling mo talagang kaya baka pa siya. Baka naman kinukurot lang eh. Kapag makulit, kinukurot sa singit. Pwede pa yon. Masarap kaya makurot sa singit. Nung bata ako, gusto ko, Nay, kurutin mo ko, Nay. Makati. Makati. Nagpakawot pala. O sabi naman dito sa text line sa 2600, pwede pa po kayo mag-react. Type nyo lamang po TLC space reaction space name and location isan sa 2600. Sabi dito, grabe naman! Sabi dito, correct po kayo dyan, Ate Tanya at Ate Christine. May mga taong nag-iisa at meron din taong hindi masaya sa kinakasama. Sabi ni Ronnyline Glynn, yun lang, walang lugar. Yun. Ba't para may hugot si Ronnyline? Pero tama ka dyan ha, hindi lahat ng magkasama, magkarelasyon ay masaya. May ganun. Para may pang-aasar. 22 years old na pala ito si Ronnyline Glynn, pero para may hugot na yung mga pinagsasabi. Ayan tayo. Eh baka lima na anak. 22, lima? Pwede. Oo. Maagal. 16 siya lang ito. Bakit? Nag-assume agad na may anak to. Pwede bang matalino lang siya? Parang tayo. Yes! Bagay. Huh? Nabingi-bigla. May medal ka ba? May medal ka ba? Ay, may medal ako. Sorry ka dyan. Pinagawa ko sa recto. Yung natira ng teacher mo, no? Choice. Hindi mo narinig. Hindi mo narinig. Sabi ko, may medal ako. Yung pinagawa ko sa recto. Bakit? Gusto mo ng medal ha? Tara sa rekto! Para manahimik ka dyan, bata ka. Nay, bakit sila? May medal ako wala. O, tara sa rekto! Bibilang kita. Ilan ang gusto mo? Ano gusto mo? Bronze, silver, gold? Why na? Pag na-wholesale mure, kaya mag-wholesale ka. Anak, sige, damihan mo. Ilan ang gusto mo, sabihin mo lang, name it. Para marami, para tipid. Kasi the more the tipid. pag sa graduation, ano, pag bitirag ng teacher, bumuha ka ng eksena, kuhanin niyo mo yung mic sa teacher o mag-announce ka, wala. Announce mo yung pangalan ng anak mo. Kakaloka. At eto pa sabi naman dito. Eto sabi sa text line na, sabi niya. Hayop! Ay, nabasa ko yan. Maraming hayop, talino. Hayop, ang kapal lang mukha mo. Buti nga sa'yo na matay ka. Sabi ni Michael Maage Angelo. Grabe! Nang taga Santa San Patricio, Santa Maria, Pangasinan. Grabe. Sabi niya. Again, huwag natin ipagdasal na mamatay sila. Hayaan mo na sila. Uh-uh. Alam mo, yung... Di na nga siya nag-pray. Sabi niya, maigi nga. At saka, alam mo mamata niya,
Actually, habang sila ay nabubuhay, parang patay na rin sila eh. Kasi yung lagyuan ka ng mga taong mahal mo sa buhay, yung ipadama, yung alam mo yung parang... Galing mo dyan. Diba? Yung di, wawa. Wawa, maliit na bagay. Diba? Yung tipong parang wala ka ng friends, wala nang nag-aalala sa'yo. Feeling mo patay ka na nun eh, diba? Parang pinapatay ka pero buhay ka pa. Mga ganun. Maliit na bagay. Sabi naman dito... Isin mo ah. Oh. Sabi sa Twitter. Oh, sa Twitter. Sabi ni Lala Banderas ng Sambuanga. Oh, hi, Lala Banderas. Ang tatag ng lalaki, napakawagas ng pagmamahal kay LV. Ito yung naghihintay forever. Simon. Si ano? Simon. Simon. Yes. Mm-mm. Saludo ka kay Mon ah. Kasi true love talaga yung pinadadama niya kay LV. Hintay niya talaga eh, oo. Oh, Dara, sa akin ang huling halik. Siya umi-epal habang may asawa, yun ang mali niya. Pero tama na naghintay siya, okay na din. Sabi naman dito sa Twitter ni Topper _ Fermin. Aba, hindi lang pala sa dista, babaero ka palang lino ka, kakagigil ka, ang sarap mong gamitan ng samurai, bakero, bakero. You remember the bakero? La, bakero, la, bakero. O, siya yun na nga pong kwento natin ngayong araw ng Friday. Maraming salamat. Ang gagaling ng mga nagsibida. Mm-hmm. Eh, san ka pa? Magaling talaga yung mga yan. Correct. Eh, siyempre, kailangan bago totally bakasyon, eh, kailangan po eh, mabaon niyo po yung matinding drama namin sa ngayong Sabado Linggo. At matinding lesson na ibinigay nga namin ngayong araw ng Friday. Friday. At ito na nga pang mga bumida na mga napakagagaling naman talaga. Ito, si LV, yes. Pinagbidahan po yun ni Rocky Terra po ng Love Radio Manila. Ang gandang bata si Rico, nito. Oo. Rico, si Lino po, Rico Paniero ng YesFM Manila. Sila ay kabarista po ng Love Radio Manila bilang inay na may pag-iyak. Oh, ang galing eh. Simon po, Diego Bandido ng Love Radio Manila. Si Nicole Yala bilang mamang. At si Papang Christopher ng Love Radio Manila. At yung babae na gumanap, si Maria Moreno po ng Yes FM Manila. Akala namin yon. Si Shy. Si Maria Moreno pala Itechua. O siya, ito po yung mula sa panulat ni Orly Aquino, sound engineer. Jason Sagon. Musical scorer. Danny Frias. Directed by. Diego Bandido. Overall director. Salvador Royales. Si Diego pala nagdire, kaya ang galing-galing. Grabe. Kaya naman pala yung... Hindi mo puma-Friday. O, diba kaya naman pala yung sabi ni Papa Jack, may pagka-Lord. Si Lord pala ang nagdire, Lord Diego Bandido. Sakto eh. Pagdating nito, si Lord eh. Ayan tayo eh. Ikaw na talaga yan. O siya, maraming salamat po sa mga naantig at na nakapulutan ng aral dito sa TLC The Drama Special. Thank you po, Luzon, Visayas, and Mindanao. I-follow niyo po kami ni Mama Taya sa aming Facebook account. Ako po, facebook.com/Christine101, letter K, hindi po letter C, at ChristineDera907, Twitter, Instagram. At ako rin po sa sa Facebook. Posh. Tanya Chinita sa Twitter at DJ Tanya Chinita. Ganun rin po sa Instagram ha, Tanya Chinita. Sa mga replays po, pwede po kayo makinig sa website po namin. May mga replays po doon. I-click nyo lang po yung button na TLC The Drama Special. Ayan, loveradio.com.ph. At kung ayaw nyo po sa loveradio.ph, makaayaw naman. Sa yesfm.com.ph. Kung lang naman eh, kaya nga kung sabi. Walang ayaw. Kapag hindi mo lang ma-access, ganun na lang. Oo, kaya nga kung nga eh. Kung maiba. Parang daming ka eh, umiidad ka. Ako talaga yung umiidad? Excuse me naman. Sino kaya yung nag-birthday nito lang? O siya, sige na, maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao. Muli na kasama niyo wala po sa Love Radio Manila, ang DJ na may K, Christine Dera. At syempre, mula naman po sa Yes FM Manila, DJ na may T, Tanya Chinita, all the way from Molino, Bacoor, Cavite. Yay! Na magbibigay solusyon. Pwede rin naman konsumisyon. Isang upang dramahan. Isang upang yamutan. Kapag ka alauna na! Alam mo na po yan, drama na. Happy weekend! Ingat lang TLC, po tayo, ha? The Drama Special. Interactive. Involve ka dito.